Hi, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito po ang inyong lingkod, Doc Rico D. Guzman, isang OBGYN, isang uri ng doktor na nangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa vaginal and vulvar itchiness o pangati ng puwerta. Ano po ang mga dahilan nito? Kailan po dapat magpatingin sa doktor? Paano po ito ginagamot? Bago po tayo magpatuloy, kung mahilig po kayo sa topics about women's health, ay iniimbitahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe, pati na rin po follow. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated. Ang vulva ay ang labas na bahagi ng kasarian ng mga kababaihan. Ang vagina naman ay ang tubo na nagkukonekta sa vulva at matres. Ang vulvar pruritus ay isang kondisyon na kung saan ay kadalasang may kaakibat na problema sa balat tulad ng infection, allergic reaction, pamamaga, at mga kondisyon sa balat na cancerous. Malaki ang negatibong epekto nito sa mga kababaihan dahil naaapektuhan nito ang kanilang sexual function at relasyon sa kanilang partner. Nakakaabala sa pagtulog at bumababa ang tingin nila sa sarili o low self-esteem. Kadalasan, ang kondisyong ito ay hindi napapatignan o nare-report dahil sa nahihiya ang pasyente. Isa-isahin na po natin. Unahin po natin ang skin conditions na inflammatory. Number 1, atopic dermatitis. Ito po yung tinatawag natin na eczema. Nagkakaroon ng pamumula ng balat at pamamantal o pamamaga at panunuyo. Kung ang kondisyon ay matagal na, maaaring magkaroon ng pangapal at pag-iiba ng kulay ng balat. Ito po ay isang uri ng skin condition na namamana. Number 2, contact dermatitis. Nagkakaroon po nito kapag nagkaroon ng allergy o reaction sa isang bagay na nadikit o palaging nakadikit sa balat. Nagkakaroon po ng pamumula, pangangaliskis at kung minsan ay pamamaga. Kung minsan, nagkakaroon ng pagsusugat kapag laging nakakamot na maaaring mauwi sa infection. Mga bagay na maaaring maka-irritate sa balat, body fluids tulad ng similya, feminine wash and fragrances, sanitary pads and napkin, panty liner, condom, pessaries, gloves, diaphragm at mga gamot na inilalagay sa ari, antibacterial, antifungal agents. Nagko-contribute din ang pagsusuot ng mahigpit na damit. Number 3, lichen simplex chronicus. Pangapal ng balat na sanhi ng pangangati at pagkakamot sa matagal na panahon. Tinatawag din itong neurodermatitis dahil associated ito sa mga mental disorders na tulad ng depression at obsessive compulsive disorder. Maaari ring magkaroon ito yung mga may malubhang karamdaman katulad ng end stage kidney disease, obstructive biliary disease, at lymphoma. Number 4, psoriasis. Merong pamumula ng balat at pagkakaliskis. Buong katawan ng apektado dito pero 2-5% ay nasa genitalia o ari. Ito ay isang uri ng autoimmune disease o kinakalaban ng sariling sundalo ng katawan ang sariling balat. Number 5, lichen sclerosus. Isang uri ng inflammatory skin condition na kung saan ay karaniwang apektado ang genital at anal areas. Nakakaroon po ng pag-iiba ng kulay at pagnipis ng balat. Karaniwan pong nakakaramdam ng pangati at kirot ang pasyente. Ito po ay karaniwan sa mga bata, edad na hindi pa nireregla at sa mga menopausal dahil sa mababang level ng estrogen. Maaaring makaramdam din ng sakit habang nakikipagtalik at umiihi. Maaaring magdulot ito ng di ka na isnais na peklat
bunga ng patuloy na pagsusugat gawa ng matinding pangangati. Sinasabing mataas po ang tsansa na ito ay mauwi sa tinatawag na squamous cell carcinoma. Number 6, lichen planus, isang uri rin ng autoimmune skin disorder na kung saan ay inaatake ng sariling antibodies ang balat. Karaniwan itong nakikita sa bibig at ari ng pasyente. Nagkakaroon po ng pamamantal, pamumula at pagsusugat. Katagalan, ang balat ay nagiging makapal at kulay violet. Ito po ay karaniwan sa mga adult women. Maari rin po itong magdulot ng di kanais-nais na peklat. Mula sa inflammatory cause ay magtungo naman po tayo sa infectious. Ang mga sanhi ng infection na nagbubunga ng pangangati sa puwerta ay depende po sa edad ng pasyente. Sa mga bata, ang kadalasang dahilan ng pangangati ng puwerta ay yung tinatawag na non-specific bulbovaginitis. Ito ay isang uri ng infection na ang dahilan ay ang mga bakterya mula sa gastrointestinal tract o bituka. Dumadagdag pa rito ang poor personal hygiene sa mga edad 2 hanggang 6 o 2 to 6 years old. Katulad ng pagpapahid ng puwet pataas, hindi paghugas ng kamay. Sa ilang mga kaso, sa kanilang paglalaro ay naglalagay sila ng foreign body sa kanilang ari, katulad ng laruan, na nagiging sanhi rin ng infection. Ito ay nagdudulot ng discharge na may kasamang dugo at di kanais-nais na amoy. Sa mga batang biktima ng sexual abuse, maaari silang mahawa ng sexually transmissible diseases na maaari ring magdulot ng pangangati. Ang pagkakaroon ng pinworm o isang uri ng bulate ay maaari ring maging sanhi ng pangangati sa puwerta. Kaya dapat ay regular ang pagpupurga sa mga bata. During reproductive age, may mga bakterya na normal na nananahan sa private part ng mga kababaihan. Ang tawag po sa mga bakteryang ito ay Lactobacillus species. Ang mga bakterya pong ito ang nagbibigay ng normal vaginal acidity upang mapigilan ang di pangkaraniwang pagdami at pagkakaroon ng mga mapaminsalang bakterya. Narito po ang mga kondisyon na nagiging sanhi ng pagdami ng mga mapaminsalang bakterya. Number 1, paggamit ng antibiotic na maaaring makabawas sa normal na populasyon ng lactobacilli. Number 2, pagtabang ng vaginal acidity dahil sa menstrual blood at similia. Number 3, pagbubuntis. Number 4, diabetes. 5, intravaginal foreign body tulad ng tampon o pessary. Number 6, vaginal douche. Bagamat ito ay hindi na o madalang nang gawin. Narito naman po ang kadalasang dahilan ng pagkakaroon ng vaginitis o infection sa puwerta sa mga pasyenteng nasa reproductive age group. Number 1, bacterial vaginosis. Nagkakaroon ng maraming discharge na may di kanais-nais na amoy o fishy odor, isang kondisyon na kung saan ay nagkakaroon o nagkaroon ng sobrang pagdami ng isang uri ng bakterya sa puwerta na dahilan upang hindi maging balanse ang dami at uri ng mga natural na bakterya sa puwerta. Number 2, candidiasis. Ito ay karaniwan sa mga diabetic at yung mahihina ang resistensya. Ang discharge ay parabang kesong puti. Ito po ay isang uri ng fungal infection. Number 3, Trichomonas vaginalis. Nagkakaroon ng yellow-green discharge na may masangsang na amoy. Ito po ay isang uri ng sexually transmissible disease. Number 4, other sexually transmissible diseases tulad ng herpes. Number 5, katulad sa mga bata, ang pagkakaroon ng pinworm ay maaaring magdulot ng pangangati sa puwerta. Number 6, pediculosis pubis o pubic lice. Ito po yung tinatawag na kuto sa ari. 7, scabies. Tinea cruris o hadhad sa Tagalog.
isang uri po ng fungal infection. Sa mga postmenopausal naman po, number 1, genito-urinary syndrome, panunuyo at pangangati ng puwerta, bunga ng pagbaba ng level ng estrogen. Chemical vulvitis sa mga bedridden patients, sila po yung nag-allergy na dahil sa matagal na o matagalang paggamit ng diaper. Neoplastic o bukol. Ang pagkakaroon ng bukol, benign man o malignant, ay maaaring magdulot ng pangangati sa puwerta. Benign tumors katulad ng syringoma mula sa eccrine glands or eccrine sweat glands o yung nagpo-produce ng pawis. Karaniwan itong tumutubo sa muka, leeg at dibdib. Paminsan-minsan nagkakaroon din po sa puwerta. Nagkakaroon ng maraming maliliit na butlig na ubod ng kati. Hidradenoma, bukol na mula sa apocrine gland at mammary gland. Kadalasan itong napagkakamalang cancer dahil sa matinding pagsusugat. At mga cancerous tumors tulad ng melanoma, verrucous carcinoma, Bartholin's gland carcinoma. Ang pagkakaroon ng fistula ay maaari ring magdulot ng pangati ng puwerta. Ang fistula ay ang pagkakaroon ng daluyan na nagiging sanhi ng pagtagas ng ihi at o dumi. Dumako naman po tayo sa treatment o gamutan. Ang paggamot sa pangangati sa puwerta ay depende sa kung ano po ang dahilan o pinagmumulan nito. Kailan dapat magpatingin sa doktor? Kung ang pangangati ay tumagal na ng isang linggo o higit pa. Number 2, kung merong mga pagsusugat at paltos o blisters. Number 3, pagkakaroon ng matinding pamumula, pamamaga at kirot. Sana po ay nakapagbigay ako ng dagdag kaalaman ukol sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Doc Rico DG, para parati po kayong kasama o kabahagi sa ating mga susunod na talakayan at han po kayong makakatanggap ng ating health tips. Sa FB naman po ay hanapin lang ang site na Doc Rico. Kaya like, share, subscribe and follow na po kayo and be a part of our growing community. Hanggang sa muli po, para sa usapang kalusugang pangkababaihan, ito po ang inyong lingkod, Doc Rico de Guzman. Laging tandaan ating pangalagaan, ating kalusugan.